Okay, hello guys. Welcome back sa aking YouTube channel and for today's vlog. Sasagutin naman natin kung ano nga ba yung mangyayari sa isang empleyado na hindi pinapirma ni employer ng kontrata noong siya ay nag-start na magtrabaho dito. And papaano naman yung mga hindi nabayaran sa kanyang 13th month pay, service incentive leave o yung tinatawag na SIL, overtime, holiday, and rest day, night shift differential pay, makukuha pa ba niya yun kung siya ay tinanggal? Okay, so yung case natin ay may GR number 233679 na desisyon na nito noong July 6, 2022. Okay. So, itong mga employee ay nag-start ng trabaho dito sa kumpanya noong January 2012 hanggang July 15, 2013. Bilang events marketing and logistics officers na walang kahit anong written contract, walang kontrata. Ngayon, ang basic monthly salary nila ay 10,000 pesos. Walang ibang benefits maliban sa 13th month pay na 4,000 pesos and Christmas bonus na 1,000 pesos. Okay. Ngayon, pagdating ng July 16, 2013, binigyan sila ng probationary contract na ang nakalagay na start date ay July 16. Okay. Nakalagay doon na until December 16, 2013, ang kanilang sahod ay 11,000. So, pagdating ng January 8, 2014, hindi na sila pinayagan na pumasok sa kanilang mga trabaho. Sabi nila, regular employees na sila kasi mahigit isang taon na silang nagtatrabaho dito sa kumpanya. And yung probationary contract na ibinigay sa kanila, isa lamang paraan na employer para hindi sila magkaroon ng security of tenure. Okay? Hinihingi din nila yung kabayaran sa kanilang 13th month pay na hindi nabayaran noong 2012 and 2013, yung kanilang hindi nabayaran ng holiday pay, overtime, SIL, night shift differential. Okay. Sabi naman ni employer, noong July 16, na-hire niya itong mga empleyado on probationary status. And nakalagay doon na i-evaluate yung kanilang performance sa ikatlo and ikalimang buwan. Okay? Now, doon sa kanilang evaluation slip, okay, nakakuha sila ng mababang average score dahil sa kanilang unsatisfactory work performance. Kasi yung isang empleyado, nag-distribute ng mga jersey shirts na walang permiso ng kanilang OIC. So, violation yon ng kanilang code of ethics. Yung isa naman, nagdala ng item sa loob ng kumpanya na walang entry pass. Okay? And yung isa, nag-accumulate siya ng tardiness o palagi siyang late na pumapasok sa mga buwan ng August, September, and October. Okay? So, dahil doon sa kanilang mga violation, bumaba ngayon yung kanilang yung kanilang ratings, okay, sa kanilang performance evaluation. So, noong December 12, binigyan sila ngayon ng notice na tin-terminate na yung kanilang probationary status or probationary employment, okay, dahil hindi sila nag-qualify bilang regular employees. And binigyan sila until January 7 para makumpleto yung kanilang turnover sa kumpanya. Okay? Turnover nila yung kanilang mga trabaho. Now, umabot ngayon sa Supreme Court yung issue. Okay? Ano ang sabi ng korte? Yung probationary contract na in-issue na employer dito sa mga empleyado, naka-indicate lamang doon na nagkaroon ng pagbabago sa employment status ni employee. Okay. Mula sa pagiging contractual to probationary status
And tumaas lang yung kanyang sahod, basic salary from 10,000 naging 11,000. So ang sabi ng korte, pinapatunayan nito na bago pa sila ma-issuehan ng probationary contract, nagtatrabaho na itong mga empleyado dito sa kumpanya. Nakapagpresenta rin kasi itong mga empleyado ng payslip nila from July 1 to 15, 2013. So, mas napaiting nila o mas napatunayan nila na nagtatrabaho na sila even before July 16, 2013 dito sa kumpanya. Okay? Now, under Article 295 ng Labor Code, ang define ngayon dito yung isang regular employee. Ang isang regular employee ay yung nagperform ng task na usually necessary or desirable sa usual business or trade ni employer, na hindi siya nagka-qualify bilang fixed employee, project, or seasonal employee. Or yung isang employee na nag-render ng at least 1 year of service with respect doon sa activity na siya ang in-engage. Okay? Sa Article 296 naman ng Labor Code, na-define yung probationary employee. Yung probationary employment, hindi siya mag-i-exceed ng, hindi siya sosobra ng 6 months mula sa date na nag-start na magtrabaho si employee. Maliban na lamang kung merong apprenticeship agreement kung saan nakalagay doon yung mas mahabang period. Okay. Now, yung serbisyo ng isang probationary employee ay maaaring ma-terminate for just cause or kung hindi siya nag-qualify bilang regular employee. According doon sa standards na sinabi na employer kay employee nung time na siya ay na-hire. Okay. Now, ang isang empleyado na pinayagan na magtrabaho pagkatapos ng kanyang probationary period ay kinukonsidera ng batas na isang regular employee. In this case, yung mga ebidensya na naipresenta ng mga empleyado, kagaya ng yung kanilang ginagawang task na ay necessary and desirable sa negosyo o sa business ni employer. Okay? Kasi itong si employer ay isang kumpanya na engage sa marketing or pag-advertise ng produkto or serbisyo. Okay? Now, yung trabaho ng mga employee bilang events marketing and logistic officer ay vital o kaya mahalaga sa advertising business ni employer. Therefore, regular employees sila from the very beginning ng kanilang employment. Okay. Number two, sabi ng korte, sige, i-assume natin na probationary employees nga sila. Okay. Pero from January 2012 hanggang July 2013, mahigit isang taon ang nakalipas. So, regular employees na rin sila kasi yung employment nila ay sobra na sa isang taon. Okay? And also, ang sabi pa ng korte, dahil regular employees na sila, pupwede mo na lamang silang tanggalin based on just or authorized causes. Okay, yun ang substantive due process under the Labor Code. And dapat may procedural due process kapag tinanggal mo sila. Okay? Yun yung dalawang notices and bibigyan mo rin sila ng opportunity na depensahan yung kanilang sarili. Okay? Bago mo sila tanggalin. Itong mga requirements na to, sabi ng korte, hindi ito nasunod dito sa case na to. Una, yung dahilan o yung reason na sinabi ng employer kung bakit niya tinanggal itong mga empleyado ay dahil hindi sila nag-qualify bilang regular employee. Ang sabi ng korte, hindi ito naaayon sa just cause ng termination kasi lampas na sila doon sa probationary period ng kanilang employment. Okay. So, hindi na yun
hindi na yun magiging basehan ng kanilang termination. Pangalawa, walang procedure yung pagtanggal sa mga empleyado. Dahil dito, nagkaroon ng illegal dismissal. So dahil may illegal dismissal, kailangang ibalik sila, i-reinstate sila sa kanilang dating posisyon na hindi nawawala yung seniority rights and mga privileges nila. And also, ibibigay sa kanila yung back wages magmula noong time na sila itinanggal noong 2014 ng January until magkaroon ng final decision ngayon nga noong 2022. Okay? Now, regarding naman doon sa separation pay. Okay? Bibigyan lamang ng separation pay kung hindi marereinstate or hindi na maibabalik itong mga empleyado sa kanilang dating posisyon. Paano naman yung mga kiniklaim ng empleyado na hindi nabayaran na 13th month, SIL, and holiday pay? Ang sabi ng korte, dahil hindi na ipakita ni employer na nabayaran nga niya ito sa mga empleyado and mandated ito ng batas, kailangan niya itong bayaran sa mga empleyado. Pero pagdating doon sa overtime pay, night shift differential pay, and overtime and night shift differential pay, ang burden of proof para patunayan na entitled sila dito ay na kay employee. In this case, hindi na patunayan ni employee na nagtrabaho siya in excess ng 8 hours or in excess ng 8 hours ng working day, or hindi rin niya napatunayan na nagtrabaho siya during his rest day. Kaya hindi rin siya entitled sa rest day pay. Hindi rin niya napatunayan na nagtrabaho siya between 10 p.m. to 6 a.m. Kaya hindi siya entitled sa night shift differential pay. Okay? So, ayun. Yun ang sabi ng korte para sa mga nagtatrabaho na walang kontrata and then later on, binigyan ng probationary contract. Sana na-clarify natin yung tanong ng isa nating follower. So, thank you for watching and supporting my YouTube channel, my Facebook page, and my TikTok account, Attorney Promptly.